Kansai Special Interlock 5 Threads Machine. So, tatalakayin po natin ngayon kung paano may convert ang 5 threads to 4 threads. So, gagamit tayo ng needle plate para explain sa inyo kung ano ang pinakamas madaling paraan para ang 5 threads ninyo ay ma-convert sa 4 threads. So, samahan nyo ko para sa ating video. So, tatanggalin natin ang needle plate para ma-explain sa iyo ng maayos kung ano ang pinakamadaling conversion. Tatanggalin natin ang pincer pot at needle plate. Pati na rin ang feed dog para makita ninyo at may paliwanag natin ng maigi kung ano nga ba ang magiging resulta pag ang 5 threads ay i-convert sa, kung pwede nga bang i-convert ang 5 threads sa 4 threads. Okay, so tanggal na. Tanggalin natin ang sinulid para malinaw. So kung ang 5 threads ay i-convert sa original gauge parts ng 4 threads, ganito, edit plate niya, kailangan mong palitan ang upper knife holder at ang lower knife holder pati ang needle guard base. Okay? Ito yung original needle plate ng 5 threads at ito naman ang original na needle plate ng 4 threads. So isusukat natin. Okay? So magkatapat ang needle hole plate niya, magkatapat. Pero, ang drop ng knife ay hindi magkatapat. So, ang mangyayari, pag ikinabit mo yung original gauge part sa, ng 4 threads sa 5 threads, tatama ang upper knife sa needle plate niya. So, ayan. Mas naka-abanti ang upper knife compare sa 4 threads. Kaya tatama ang upper knife pag hindi ka nagpalit ng upper knife bracket, lower knife bracket, pati kailangan yung needle guard base na palitan. See? So malinaw yun. Pag gusto nyo ng original 4 threads, papalitan mo ang upper knife holder, lower knife holder, pati ang needle guard base. And then, needle plate, kailangan ng needle plate, front and back feed dog, pati ang pressure pot, needle holder 4 threads. Marami kang papalitan.
So, ang isang paraan dyan, pag 5 trades, gusto mong gawing 4 trades, gumamit ka ng 6 trades gift parts. So, ito yun. Okay? 6 trades. Okay? 6 trades means, magiging tatlong karayom. Ito yung sa 4 trades na karayom, dalawa, plus change trades. So, yan ang pinakamadali. Kasi ang 6 trades at 5 trades, ang base niya at ang knight, middle guard base, pati ang knight, ay parehas ang posisyon. Parehas ang posisyon yan. Okay? Naka-avant ito. Itong dalawa parehas. So, ang pinakamadali, gagamit ka ng 6 trades conversion parts sa yung 5 trades para magamit mo sa 4 trades. Okay? So, ano ang resulta ng tahinang 6 trades? So, may sample tayo. Ganito ang magiging resulta niyan. Okay? Tatlong karayom. So, tatlong karayom. 1, 2, 3. Dito yan. 1, 2, 3. Pag tinanggal mo yung isang karayom, ang labas niyan ay magiging 4 threads lang. So, yan ang pinakamadali. Pag may 5 threads ka at gusto mong gamitin sa 4 threads, pinakamadaling paraan ay gumamit ka ng 6 threads gauge parts. Dahil ito, 5 threads saka 6 threads, parehas nga ang base niya. Okay? So, wala kang magiging problema. Okay? Ayan. Sentro siya. Sentro din ang knight. Okay? So, lagyan natin ng scoop para makita niyo. So, sintro siya. Nakasintro ang knife niya. Wala kang magiging problema. Sintro siya. So, ipakabit na natin ang feed dog. Feed dog height around 0.5 mm to 1 mm.
freezer food dapat sintir ang karayom sa freezer food. So, yan, tapos na. Ganyan ang mangyayari sa 5 threads nyo pag kinumbert sa 6 threads. So, magiging tatlong karayong. So, ito yung kadena at yung dalawa sa 4 threads. So, magiging multifunction ang iyong 5 threads pag kinumbert mo sa 6 threads. So, pwede ka sa 4 threads, gamit yung dalawa dyan. Pwede ka sa 6 threads, gamit to, tatlong karayom. Pwede ka sa 5 threads, pag tinanggal mo yung isang karayom. Pag tinanggal mo yung dalawang karayom, pwede ka sa 3 threads. So, itatahiin natin ngayon siya. So, ito yung tahi ng 6 threads. Okay. Tapos, tatanggalin natin ang karayom sa kadena. Sinulit. Okay. So ngayon ang magiging tahi mo ay 4 threads. So ngayon ang tahi mo ay 4 threads. So 4 threads. Tatanggalin ngayon natin ang isang karayom ng 4 threads. Itong nasa loob. Ang magiging tahi mo naman ay 5 threads. Babalik natin ang karayom ng kadena. Okay, so ang magiging tahi natin ay 5 threads. So 5 threads. Pag ang tinanggal mo ay ang karayom dito sa loob,
ang magiging tahi niya mas malapit. So ang distance ng 5 threads ngayon ay 5/4. So pag ito ang tinanggal mo at iniwan mo yung nandito, ang magiging tahi niya ay 3/5. So bali, ganito ang mangyayari pag ang 5 threads mo, i-convert mo sa 6 threads. So titingnan natin yung tahi niya. So ito 6 threads. 1, 2, 3. Okay. Ito naman ay 4 threads. Tinanggal mo yung isang karayom sa kadina. Ito. Ganito ang magiging resulta. Pag tinanggal mo naman ang isang karayom dito, ang magiging resulta, 5 threads. So ang magiging distansya niya ay 5 mm. Pero pag ang gusto mong distansya ay 5 threads 3 mm, ang tatanggalin mo ay ito. So magiging ganyan ang tahi niya. Ito ay 3 threads plus kadina dito, 3/6. So pwede mo namang iitan pa to. I-adjust yung blade. So magiging universal ang 5 threads mo pag kinabitan mo ng 6 threads conversion. So ito yung magiging tahi niya.